Dahil kaya nga tayo pumapasok sa joint development, kasi nga hindi natin kaya, kulang tayo sa financial. Hindi natin kaya. Pinipilit mo kasi, ganito kasi yun eh. Hindi ganito. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back at it again sa another episode na naman po. Sa ating episode ngayon, atin pong pag-uusapan at bibigyan ng reaction ang isang West Philippine Sea debate. Actually, ito po ay isa sa mga request po sa atin via Facebook sa atin pong inbox. And we are thankful po sa mga academe, sa mga estudyante, sa mga teachers po ng iba't ibang mga paaralan na sumusuporta po at nanonood po ng Usap-Usap University. Especially po sa mga nagsasabi sa atin na may mga natutunan po sila sa debate na kanila pong in-apply. Kung ikaw ay baguhan at ikaw ay newcomer po sa ating channel, ang ginagawa po natin dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga videos, especially religious, ano po, mga preachings, mga sermon. But for this episode, this is a school debate, and hindi po ito first time. Of course, we have watched a lot of these schoolmates episode, mga ka-U3. So samahan niyo po ako. Before that, ang aking pong background, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. I'm excited. Sana po ay samahan niyo po ako. Let's go! Hi, schoolmates! Ano nga ba ang mas makabubuti para sa Pilipinas? Joint development or exclusive ownership sa West Philippine Sea? Dito lamang Nobyembre ng taong kasalukuyan ay lumagda ang Pilipinas at China sa isang Memorandum of Understanding para sa planong joint oil and gas exploration sa bahagi ng West Philippine Sea. Malaki umano ang maitutulong nito para sa mas mainam na pagkukunan ng enerhiya ng bansa. Subalit na bahala ang ilan sa planong ito. Tila pagsuko daw ito ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Humingi naman ang mga mababatas ng kopya ng nasabing kasunduan. Anila, dapat na matiyak na hindi dehado ang Pilipinas sa gagawing joint exploration. Nilinaw naman ang Malacanang na Memorandum of Understanding pa lamang ang nilagdaan. Ibig sabihin na sa proseso pa lamang ang dalawang bansa sa paglalagay ng mga guidelines. E kayo mga schoolmates, ano nga bang mas makabubuti sa Pilipinas? Joint development o exclusive ownership sa West Philippine Sea? Schoolmates, ano nga bang mas nakakabuti sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea? Claiming our exclusive ownership or joint development with China? Alin nga ba ang mas mabuting paraan para mas mapagyaman at mapag-aralan natin ang oil, natural gas at iba pang minerals and resources na meron dito sa West Philippine Sea? Alam mo, Gabi, sa ngayon sa mga pinakamainit na issue sa ating bansa, dahil malaking katanungan nga kung paano nga ba natin mas mapangangalagaan at paano natin mas malayang mapakikinabangan ang West Philippine Sea. Gab, interesting ating topic at syempre technical pero maganda talagang pag-usapan. Huwag na natin patagalin pa, sino-sino nga ba ang makakasama natin. Para sa ating unang grupo na naniniwalang dapat ay joint ownership ang mangyari sa West Philippine Sea, sila ay sina Kim, Charity at Lord. Dapat nating malaman ang kahalagahan ng joint development sa pagitan ng Pilipinas at China at ang papel na ginampanan ng ating presidente upang mapanatili at mapalakas pa ang international na pagkakaibigan. Una, ang joint development ay isang obligasyon para sa mga estado na litoral. Ito ay nakasaad sa 1987 Philippine Constitution na kung saan ay hindi natin kailangan i-reconcile ang pagpayag ng estado dahil lahat sila ay obligado upang pangalagaan ang kapaligiran at likas na yaman ng West Philippine Sea. Ikalawa, ang joint development ay may mababang sensitivity sa politika. Yun lamang po, maraming salamat po. Ang atin namang ikalawang grupo ay naniniwalang mas nakakabuti sa bansa ang exclusive ownership over West Philippine Sea. Please welcome Gio, Aaron, and Ryan. Patuloy na lang ba tayong magbubulag-bulagan? Hanggang kailan natin isasaalang-alang ang ating karapatan? Kami po ng aming grupo ay hindi pabor sa ikinakasang joint development sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas. Bakit? Una na rito, natatandaan noong July 12, 2016, ang Permanent Court of Arbitration ay nagsabing ang Arbitral Tribunal ay pumabor sa Pilipinas para sa karapatan sa West Philippine Sea. Mm-hmm. So, sa legal na basihan, sa atin po ang West Philippine Sea. So, mapapaisip tayo bakit natin kailangan makihati sa isang bagay na tayo yung nagmamay-ari. Pangalawa, dati na rin po tayong sumabak sa isang
ng JMSU or Joint Marine Seismic Undertaking noong 2005 sa ilalim ng Administrasyong Arroyo sa mga bansang Vietnam at China at hindi po ito nagtagumpay. Bakit? Sila po ay walang transparency at unconstitutional. At sa ngayon, sa ikinakasa na muling joint development, paano po natin masisiguro ang transparency at paano rin po natin masisiguro na magkakaroon nga ng pantay na hatian sa pagitan ng Pilipinas at China? At panghuli, dapat nating ipaglaban ang ating karapatan sapagkat ang nakataya dito ay ang ating aquatic resources, food security, at ang ating sovereign rights. Ang Pilipinas ay para lamang sa mga Pilipino at hindi dapat tayong matakot na lumaban dahil nasa tama tayong kadiran. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, so mga kayuti, wow. Well, first we have to acknowledge na napakahirap po ng posisyon ng government side, yung pag-support po ng joint development, no, sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. So given na po yun, and ang ginawa dito ng opposition, direkta agad eh, no? Medyo kumbaga pulling the heartstrings pa, but at the same time, very brief and very concise na she was able to present the arguments early on. Wow! I will be surprised if the government side could pull off the win here. It's very difficult dahil nga, first, this is in 2019, so kumbaga sa atin ngayon as we're watching this, we knew how it has unfolded right now. Pero as a reviewer, as a reactor po mga kayutri, I will take myself back from my biases and I'll pretend that it is happening in 2019, you know, as it was in this debate. And then, iwi-weigh ko lang po fairly kung ano yung kanilang mga naipresenta. Base lang po sa kanilang mga argumento. Guys, we just started here at ramdam ko na yung intensity ng ating mga debaters. Pero paalala lamang guys, hindi lamang ating mga debaters ang maaaring makialam sa ating topic for tonight. Dahil kasama ko pa rin ang ating audience schoolmates dito sa Rizal Technological University, Pasig. Mamaya guys, mapakikinggan din natin ang kanilang mga katanungan, argumento at salubin sa ating topic. At kayo rin, mga schoolmates natin sa inyong mga kabahayan, maaari po kayong magpadala ng inyong opinion. I-like lamang po ang aming official Facebook and Twitter page. Mamaya din po ay babasahin ko po ang ilan sa inyong mga mensahe. Sa aming pagbabalik, umpisa na ng mag-aalab na debate dito lamang sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Kanina nga narinig na natin ang opening statements mula sa kanilang mga team leaders kung ano nga ba ang mas nakakabuti sa ating bansa sa usapin ng West Philippine Sea. Joint development with China or exclusive ownership? Sa punto naman na ito, marinig natin ang opinion ng kanilang mga team members. Simulan natin yan kay Charity. According to the 1987 Philippine Constitution, it states that the government of the Philippines may enter into an agreement with foreign-owned corporations. Sinasabi nga dito na ang Philippines at ang China na agreement ay constitutional siya. Hindi siya labag. Hindi siya labag sa constitution. Meron rin naman tayo na ibang mga kasunduan or agreement sa ibang bansa. Like Israel, joint exploration between Israel. And meron siyang 145 hectares na nai-explore sa East Palawan Basin. Meron sila sa atin na na-invest na and the 1.8 billion. So, masasabi natin dito na hindi siya labag sa konstitusyon. It is just a matter of partnership. Parang humihingi lamang tayo ng financial assistance sa China. Dito labag sa konstitusyon. We are just exploring our own resources, but at the same time, sinishare natin to sa China, that's all. Yun. Okay, medyo delikado yung sinabi niya na sinishare natin to sa China. Ano? So, in debating po, we really have to be more particular with the phrases that we use. Kasi sinasabi dito, yung sa umpisa pa nga na sinabi kanina nung opposition. So, why would we share with another country something that is owned already by us? Hindi yun mag-make sense. So, kinakailangan biyakin yung argument na yun ng government if they want to win this debate. And what is interesting, however, yung mga na-mention kanina ng opposition na mga concerns, bakit kinakailangan lang magkaroon ng hatian at dapat hindi tayo dehado, dapat fair ang paghati if ever na may mangyaring paghati. Tama po yun. And the government has to make a very good argument mga kayutri na okay lang makipaghatian, quote-unquote, o okay lang na magkaroon ng pagtutulungan kasi, for example, wala tayong budget, no? Wala tayong kakayanan financially para i-develop yung ating, say, marine exploration, yung oil exploration, for example. So, hindi po mali yun. Tama naman yung sinabi dito, pero I'm just concerned with the phrase na sinabi niya na share, yung kanina, ano po. Kasi dapat ipaliwanag
ng government na hindi naman porke nakishare tayo, dehado na tayo. Hindi porke na humingi tayo ng tulong ng iba, na-undermine na natin yung ating soberenya, mga ka-U3. So, yun po yun. Yung atin pong previous po na pagbigay ng reaction sa isang mas technical na debate na actually isa sa mga paborito ko sa ANC Square of Debate, ay yung debate nga po patungkol nga sa joint development kung ito ba ay unconstitutional or constitutional. Yun po yung topic po sa ANC na nabigyan na po natin ng reaction. Kaya po, kung interesado pa po kayo sa West Philippine Sea Debate, so please watch that video as well. So according to Charity, ang joint exploration nga daw sa China ay hindi naman unconstitutional dahil mm-hmm. hindi naman exclusive lang sa China ang partnerships na ginagawa ng ating bansa. Ano naman kayang masasabi dito ni Aaron? Now let me tell you, the provision in the 1987 Constitution which says the state shall protect the nation's marine wealth and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. The Philippines under the own clause has exclusive sovereign rights to explore and exploit the natural resources within the 200 nautical miles exclusive economic zone. According to U.S. Energy Information Administration in 2013 said, the bank could hold up to 54.1 trillion cubic feet of natural gas and 5.4 billion barrels of petroleum. The abundance of natural gas, oil reserves, and one of the most important shipping routes in the world. These are all at stake in the disputed island case and the reefs in the West Philippine Sea, in which could begin and vanish from our bound if we enter on this joint development agreement between our government and Chinese government. We should maintain our national integrity, protect our sovereignty, perpetuate our nationalism. So the question here is, ang atin bang pag-enter with another country, for example, actually yung term nga doon is hindi nga country eh, foreign corporations yung sa joint development po. And I have to really mention that dahil pwedeng misunderstand ito ng dalawang grupo na akala nila China diretsahan ang magiging katuwang nun ng ating gobyerno. Hindi, it's actually foreign corporation. But anyway, moving back, so pansin niyo po yung word po dito na ginamit nung opposition side. It could hold, you know, like trillions and trillions of potential of natural gas, you know, maraming natural resources na pwede nating ma-exploit dito. But the operative word is still could. Why is it still could? Bakit hindi eksakto? Dahil hindi nga natin alam kung how much potential ang meron. And wala tayong budget ngayon para i-explore, para ma-maximize natin yung pagkuha ng ating sariling natural resources. Dahil nga, syempre, no, financial issues, budgetary reasons, budgetary constraints. So, kung ako ang government side, I would say this, na kaya nga, kasi kailangan natin malaman pa as soon as possible para naman mag-benefit yung ating mga citizens. Kasi tingnan mo naman ngayon, if you will leave this to the Philippine government, eh anong nangyayari? Di ba wala pa rin? So pwede mong sabihin yan if you're in the government. So tingnan natin. And foster sustainable development of our marine economy and resources. Yeah, that's already particularly given. Oil, fish, and gas and other, and other mineral deposits. Sure. For the future, not just of the present, but for the future needs of the Filipinos. Mm-hmm. Yep, yep. Yun, palakpakan naman natin si Aaron. So Aaron, contrary to what Charity said na debunk her argument that it is constitutional in accordance to our 1987 constitution. At so sa pinaman ng national integrity, ang pagpayag ng joint exploration sa China ay parang pagbibigay na rin ng benefits na dapat ay sa best interest ng Filipino people. Ano naman kayang masasabi dito ni Lord? Alam mo, tama yung sinabi ng kagrupo ko na hindi siya unconstitutional. At sasabihin ko sa iyo, ang konstitusyon hindi lamang binabasa, kundi pinag-aaralan. Tama ka rin naman doon. Sinabi sa Artikulo 14, Section 2, Paragraph 2, na ito ay nabibilang sa mga mamamayang Pilipino. Pero hindi doon nagtatapos ang Article 14. Ang sabi sa Section 2, Paragraph 4, na ang Pilipinas ay maaaring pumasok sa isang kasunduan sa katauhan ng Pangulo. Ibig sabihin, constitutional pa rin ang pinasukan nating kasunduan sa bansang China. At saka, ito pa ang katunayan yan. Mahigit 30 taon o 4 na siglo at 4 na siglo na tayo nakikipag-ugnayan at nakikipagkalakalan sa bansang China. Simula 1975 hanggang 2011, mahigit 100 joint development at kasunduan na ang pinirmahan natin sa kanila. Bakit sa panahon natin na yon, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon muli ang bansang China na patunayan ulit ang sarili nila sa atin? Hindi mangmang ang pamahalaan para isuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Yun lamang. Oh, wow!
That is one of the most convincing arguments so far ng government. No, napakahusay nito ng second speaker. I'm excited to hear more of his argumentation mamaya. Pero gusto ko yung sinabi niya na meron ng 100 others pa na kasunduan na ginawa na natin with China. But if I'm the opposition, ang gagawin ko is, how valid are those? Anong benefit ang nakuha natin? Out of those 100, paano nag-benefit ang ating mga kapwa mamamayang Pilipino sa kanilang mga agreements, sa kanilang mga pinirmahang mga dokumento patungkol sa mga joint developments na ito? Ayan, pwede din gawin niya ng opposition. And better yet, if sila ay nakapag-prepare ahead, ano, kung meron silang tinatawag po namin yun na matter loading. Kung nag-advanced research po sila patungkol po dito, pwede nila itong i-rebut na pwede nilang sabihin na 100 nga in the past, tingnan mo, wala namang nag-benefit sa atin. Tingnan mo, sila pa nga mas nakapag-benefit. But of course, when they are saying that, they have to make sure na substantiated po yan mga ka-U3. Ibig sabihin po, hindi po sapat na magkaroon ka ng statement na ganyan, kinakailangan you have to back it up with data mga ka-U3. Yun. So again, Lord gave emphasis on the executive branch of our government, specifically our head, President Rodrigo Roa Duterte. At sinasabi niya nga dito na for centuries na daw ang partnership natin with China. So in short, it's already proven and tested. So anong masasabi dito ni Mark? Alam naman nating lahat na ang West Philippine Sea ay may lawak na 2 milyong square miles. At kung susumahin, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamalakas at pinakamalaki at pinaka maraming porsyentong nakukuhang mineral, oil, gas at fish. Sabi nga nila, ang West Philippine Sea o ang mismong Pilipinas ay ang center of marine biodiversity. At kung susumahin at kung titignan natin, kung pipilitin natin makuha yon ng tayong sa atin lang, hindi ba't matatapos na ang usapan natin sa ekonomiya, sa shortage ng pagkain, at sa kaunlaran ng mismong bansa, magkakaroon tayo ng sustainableng pagunlad at masisecure na natin ang future ng ating bansa. At para naman sa'yo, Lord, walang puwang ang bulag sa debating ito. So Mark highlighted the blindedness na almost all of us are suffering, especially in this generation. At kanyang tinakay lang usapin ng practicability, no? Yung future purposes na pwedeng dalhin sa atin ng West Philippine Sea dahil nga ang Pilipinas ay center for marine biodiversity. So talagang makakatulong to sa future purposes and sustainability of the progress of our country. So narinig na natin ang punto mula sa magkabilang grupo. Kamustahin naman natin kung ano ang masasabi ng ating mga netizens na ihatid sa atin ng schoolmates nating si Sky. Gabayan nga, hindi lamang syempre ang mga schoolmates natin dito sa RTU Pasig ang nagpadala ng kanilang mensahe, dahil ang ating mga netizens din, ating mga schoolmates netizens, sila din ay nagpadala ng kanilang mga opinion kung dapat nga ba joint ownership o exclusive ownership ang mangyari sa West Philippine Sea. Ito ang sabi ni Chris Padilla, sabi niya, dapat ay hindi isuko ng Pilipinas o pumirma ng nagsasabing may kahati tayo sa sarili nating teritoryo. Ito naman ang sinabi ni Alex Bungkayaw, this is good news. Joint exploration, that's the keyword. Just like in Brunei, Shell Company drill oil but share its earnings with the Kingdom of Brunei. I think they split the earnings and it's not bad. Shell Company has the technology, Brunei has the oil. They've been doing this since 50s or 60s, maybe earlier. And life of the people in Brunei is comfortable and peaceful. Thank you so much po sa ating mga netizens. Patuloy lamang po. That's a really nice example mga ka-U3. Kaya nga hinahilat ko po kanina, masyado po tayong na-entangle po sa konsepto na ang ating kausap, ang ating other party is always the Chinese government. Well, that could be, pero technically po kasi yung foreign corporation naman talaga ang ating pong kasama sa joint development nga po. Ano? Okay, magpadala na inyong mga saloobin at maaari din po kayong magpahayag ng inyong mga opinion sa pamamagitan po ng pagboto kung saan po kayo papanig sa ating mga social media accounts, kanino kayo papanig sa ating mga debaters. Bukod dyan, schoolmates, mamaya pipili rin tayo ng best speaker mula sa ating mga debaters na pipilihan ng ating mga schoolmates mula dito sa Rizal Technological University at ng ating mga schoolmate staff. Ang ating pong criteria for judging ay makita nyo sa inyong mga TV screens ngayon. Sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Nagbabalik ang schoolmates, so Sky, tutungo na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay kami ng ilang katanungan sa ating mga debaters at bibigyan natin sila ng kalayaan na magsagutan at depensahan ang kanilang mga argument. Pero paalala lamang po sa ating mga manonood na ang programa pong ito ay hindi nagdidikta na kung ano ang tama at mali. Ang programa pong ito ay pinalalalim lamang po ang diskurso at ang kaisipan ng mga kabataan.
Tama ka dyan, Sky, at tumungo na tayo sa ating unang katanungan. Ready na ba kayo, debaters? Guys, okay. Ready na ba kayo? Okay, game. For our first question, what is more helpful to our country? Claiming our exclusive ownership over West Philippine Sea or building a stronger alliance with China? Good question. Anyone can answer. Good para question. Sa amin, mas napakaganda. Mas malakasin pa natin ang pagkikipag-alyansa natin sa bansang China. Una, ang joint development, ito katulad niya ng sinabi ng aking team leader kung nakikinig kayo kanina, ang joint development mas mababa ito. Hindi siya sensitibo sa usaping politikal. Alam natin na agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi natatapos sa isang termino lamang ng Pangulo o sa isang Pangulo lamang, bagkus ito'y mahabang proseso para pagdiskusyonan. Kaya nararapat lamang na pumasok tayo sa isang joint development para naman makinabang tayo sa kung anumang meron tayo. Naniniwala ka ba na makakatulong ang China sa bansa natin? Bakit? Naninindigan ka ba na kaya ng gobyerno mag-exclusive ownership? Hindi ako uupo dito kung hindi ako naninindigan. At hindi rin ako uupo dito kung hindi ako naninindigan na kaya natin pumasok sa joint development. Naniniwala ako. Kaya. Yun nga, naniniwala ka. Pero ano, so hindi po sapat yun mga kayuti. Given na anong pinaniniwalaan ninyo. But I like this, you know, they're passionate. They have a lot of emotions here. Pero hindi po kasi importante ko anong pinaniniwalaan ninyong dalawa. Naniniwala ako. Alam na natin yun. Kaya nga kayo nagdebating dalawa. But you have to further substantiate your claims. Ganun po kasi yun mga kayuti. But I do get this. It's for entertainment. That's fine. Kaya natin pumasok sa joint development dahil kulang tayo sa pondo. Despite the improving relationship of our country in China, the reality is that China is continue to expand its artificial island and build up a military infrastructure. Sinisira nila ang mga bahura natin through dredging. Yung mga natural marine habitat, yung mga panganakan ng isda, sinisira nila. Teka. Yep. Sabi mo kanina na sinisira ng bansang China, mentras tayo nakikipag-alyansa sa bansang China, sinisira niya o pinapasukan niya o inaano niya ang soberenya ng Pilipinas. Bakit? Sa Nigeria, nag-invest ang bansang China, nakipag-alyansa ang bansang China, pero ano, sinakop ba nila ang bansang Nigeria? We're different from that country. We're different. Ang tanong, umunlad ba sila ngayon? Umuunlad sila sa iyo. Umuunlad sila. Ayun ba, sa China lang? Ayun ba, dahilan lang ba yun sa China? Hindi. Ito kasi yan eh. Ang isipin nyo na lang, bakit nakikipag-share? Bakit papayag ang China na makipag-share sa Pilipinas kung alam niya na nasa kanya na talaga yun? Hindi diba? Naman porket sinabing joint exploration, nakikishare na tayo or sinusuko na natin yung soberanya natin sa China. It is just a matter of partnership. Humihingi lamang tayo ng tulong financial sa China. Hindi natin sinusuko yung sovereignty natin dun sa China. Now let me ask you, how the Philippines enforce any agreements or contract with China if the Chinese government doesn't want to abide by the rules once the joint exploration starts its operation? Alam mo, para sabihin ko sa iyo, hindi ito ang unang pagkakataon na nakipagkasundo tayo sa bansang China. Meron tayong tripartite agreement between Vietnam. Magandang pag-usapan, total na sabi niya na kanina tungkol sa kakayahang Okay, that was a nice exchange. I like it. Ang ganda po ng palitan. Although, if you notice, hindi lang po ako pabor dito sa third speaker. Ito pong sa opposition side. Kasi he tends to just answer it parang more on answering a question with a question. And then answering it with his own perspective without further substantiating it. So, dangerous po yan mga kayuti sa isang formal debate. Maybe in a kind of street or informal debate, okay lang po yun. Ano, for entertainment purposes. But like what I said, this will not hold water, kumbaga, kung doon po kayo sa assumption type ng argumentation. So, yun lang po yung konting weakness po dito. But so far, these first two speakers have been doing very well. And para sa akin, medyo solid din po itong government so far. Ha? So, tingnan pa po natin. Sal ng Pilipinas. Ang tanong natin susunod, do we have enough financial and technical resources to explore West Philippine Sea without China? Naniniwala po kami na meron tayong kakayahang financial. Unang-una dito, pwede tayong mag-allocate ng budget specific lang para sa West Philippine Sea. Ito lang yung tinatawag na prioritization ng ating gobyerno. Kasi kung totoosin, itong West Philippine Sea na to, malaki ang mawawala sa atin. 40% ng ating pinagkukunang yaman ang mawawala kung sakali man na maangkin ng China ang West Philippine Sea. Huwag kang magpakasiguro sa paniniwalaan mo. Mag-research ka ate. Dahil kaya nga tayo pumapasok sa joint development kasi nga hindi natin kaya. Kulang tayo sa financial. Huwag mong sabihin hindi
Hindi natin kaya. Pinipilit mo kasi. Ganito kasi yun eh. Hindi, ganito. Okay, isa pa tayo ha. Paalala lamang, hindi tayo magkakaintindihan kung sabay kayo nagsasalita. Pagkapusin natin yung isa't isa. Parang ganito kasi, mas pinagkakatiwalaan niya yung China kaysa sa sarili niyang bansa. Hindi sa ganoon. Hindi sa pinagkakatiwalaan ng China kaysa sa sarili kong bansa. Eh bakit hindi mo subukan magtiwala ulit? Tutay para sa atin na naman 'to eh. Ulit, kaya nga ulitin natin. Nagkaroon sila ng dredging doon. Kasi nga hindi nga tayo nagkasundo. Kaya nga medyo development eh. Hindi. Okay, before that. Okay. Kalma muna mga kids, okay? What she is saying here would actually make sense. Nagustuhan ko yung sinasabi niya rito na eto na nga, may mga abuses na nga silang ginawa eh. So why would we still enter into an agreement with them na ganito yung ginagawa sa atin? Kumbaga, to rephrase it, paano tayo magtitiwala? Eh ngayon pa lang nawala, pang agreement tinatrendor na tayo, you know, something like that. So that's a very good point by the opposition, of course. Although gusto ko rin malaman sana, no, from both na groups dito, na sana mas ma-explain nila kung anong nilalaman yung content mismo ng Memorandum of Understanding, kasi nga sabi nga kanina dun sa ating primer, no, primer video, na MOU pa lang naman, no, hindi pa naman ito set in stone, kumbaga. So I'm curious kung meron sa kanila dito nag-research sa nilalaman, actual na nilalaman ng MOU. Kung maalala niyo po sa primer po ng video kanina, sinabi nga po na the Congress would want to have a copy of this for them to understand kung lugi ba tayo o hindi. So we have to understand din po kasi mga ka-U3, not just by our own finances, katulad ng sinasabi ng opposition, kaya doon natin. Honestly, I don't think so. Kasi it would take a lot of time. It would take a lot of maritime expertise din. Ano po, kinakailangan din ng teknolohiya din, mga advanced technology para malaman natin yung potential ng isang lugar, para ma-maximize po natin at ma-utilize natin yung mga resources na ito. Kasi aanhin mo nga naman yung resources kung hindi ka o wala kang kakayahan na sa sarili mo bilang bansa na kunin, na utilize yung ating mga natural resources. Kaya nga tayo may tatawag na joint development para mapag-usapan ng maayos. Hindi yung ganyan. Excuse me lang, no? Paraanin mo ko. May isang word ka na sinabi, hindi tayo nagkasundo. Binibigyan mo ng lisensya ang China na gawin lahat yun sa island natin dahil hindi lang tayo nagkasundo. Sandali lang ha, kanino ba talaga to? Kanino ba ang West Philippine Sea? Alam mo, hindi niya sinabi na dahil lang hindi tayo magkasundo ay makikipag-alyansa tayo sa China. Hindi yun ang punto niya. Ang punto niya ay kailangan nating makipag-alyansa sa bansang China. Bakit? Ang DOS, di ba, may kakayahan mag-drill ng oil sa West Philippine Sea? Tatalungin ka ta, kung hindi tayo nakipag-alyansa sa China ngayon, kailan pa? Kung hindi sila, sino pa? Bakit kailangan natin? Well, you know, one thing that they could really mention here for the government is actually ang China po. Well, first, it's a very powerful country. It's a very rich country. And pag sinabi natin technology about marine exploration, they could say na yes, they do have, di ba? At hindi na po lingid sa ating kaalaman mga ka-Youth, yung konsepto po ng made in China na pangit po ang quality, that's not true. Honestly speaking, mga ka-Youth, China is the number one electronics company na ngayon sa teknolohiya po. Hindi po actually dehado ng China ngayon. You know, gone are the times na Japan lang po ang may ganun pong ideya. And tingnan nyo naman din po kasi napakalaki pong bansa yan. Ilang bilyong tao po yan. Ilang libong scientifico ang kaya nilang i-produce. Kumbaga, just by the numbers kung titingnan po natin. But anyway, gusto ko din pong i-mention dito na yung sinabi kanya dito ng third speaker about sa sinabi raw nitong other speaker. Ang concern ko lang doon is, bakit siya yung nagsasalita for the other person? Eh di dapat yung sinabihan na mali ka ng pagkakaintindi, dapat siya mismo coming from him. Hindi yung isang speaker ang magsasabi na hindi kasi yan ang punto niya. Bakit kailangan natin maghanap ng ibang bansa? Eh naninindigan kami sa exclusivity ng Pilipinsi para sa atin lang. Kasi sinasabi nga ninyo na kaya natin ng financial, eh yung mga oil company natin nakadepende sa Chinese company, di ba? Kasi nga, hindi natin kaya. Okay guys, so tumungo naman tayo, Sky, no, sa isa pang aspeto ng issue na to, guys. So, do you guys believe, no, that we cannot claim exclusive ownership over West Philippine Sea because we do not have enough military strength to fight China? Gusto ko lang po i-mention, while it is true that we may call that area West Philippine Sea, pero sa totoo lamang po, you know, for political reason of course, but yung legal name po kasi talaga ng lugar na yan is South China Sea. It doesn't mean, however, that that is owned by China. Ano po? Kasi marami tayong nakikita minsan sa mga comment section sa Facebook, yung mga nakikipag-diskusyon din dyan, na West Philippine Sea nga eh, kasi kaya nga atin yan eh. Not exactly, mga ka-UE3. Katulad po yan ng, for example, yung tectonic plate po natin, na whole tectonic plate po, is the Philippine plate. So, ibig sabihin, atin ba yun? Yung buong malaking plate na kung saan gumagalaw dahil may lindol. Malaki po kasing area niya. So, atin ba yun? So, hindi po. Well, you know, I understand, you know, from coming from Philippine perspective, we always say Philippine Sea, West Philippine Sea, but really, the technical term po talaga yun is South China Sea. But it doesn't mean that that is owned by China. I
naniniwala kami, hindi ibig sabihin na ang stand namin ay joint development, iiwanan na natin ang exclusive ownership. Pwede naman kasi natin mag-joint development muna tayo and then we go on owning that territory. Bakit? Si Rizal, hindi ba kayo nagtataka na si Rizal minsan niya gusto maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas? Pero once na pumayag tayo sa joint development na yan, is para na rin natin i-recognize yung historical claims nila. Bakit? By the way, both arguments there are assumptions. Yung sinabi naman ng kabila na in-accept din natin yung historical claims, both are assumptions. Nila. Bakit? At una pa doon is para natin tinatalikuran ang naging desisyon ng International Court. Hindi natin hindi natin tinatalikuran. Ano sabi ni Secretary Panelo? Hindi natin makakaya, hindi natin magagamit ang arbitration sa ngayon dahil wala tayong sapat na militar. Kung ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas ay sapat lang ang modernization program niya sa Army, dapat matagal na, hindi ngayon. Alam mo ang ba si President dito, Marcos? Para tayong hindi nadadala sa ginagawa ng China sa atin. Talikuran na tayo sinasaksak ng China, pero bakit pa rin tayong kumabayad sa mga ganyan? Tatanungin kita, kung ang bansang Amerika na kapagsundo sa atin, magkakaganyan ka ba? Siguro hindi. Lumalabang kami dito para sa exclusivity. Bakit kayo makikipagtulungan sa ibang bansa? Alam nyo, ito ang mindset ng Pilipino. Alam na natin ang katotohanan, hindi natin kaya, pero pinagpipilitan natin ang nasa imahinasyon lang natin. Wow! Ito rin natin. Pinipilit natin ang independensya, pero patuloy pa rin tayong umaasa sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin na makikipag-joint development tayo ay isusuko natin ang independensya para sabihin ko sa inyo, more than 150 na tayong independence, pero bakit ganito pa rin tayo? Wow! I like, you know, his energy, his passion. Kita mo naman, seryosong si Lord. So Lord, ha, hanga ko sa'yo so far sa performance mo. You know, very passionate and very fiery. I like it. Pag-grupo ko, kung balak ng Chinang makipagtulungan sa atin, bakit pa tayo pagbabawalan? Matagal ng taon tayong pinagbabawalan ng mga isda roon. Alam mo, sa kasalukuyang administrasyon, bakit nabansagan si Pangulong Duterte na political genius kung hindi talaga siya political genius, di ba? Kung mag-iisip ka, ang ekonomiya ng mga bansang nakikipagkasundo sa China ay umaangat din dahil humaangat din ang bansang China. Ang bansang Amerika ay may utang sa bansang China. Pero ano, nakikipagtulungan pa rin ang alam natin pinakamalakas na bansa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Bakit natin ipagkakait sa mga Pilipino ang mga bagay na matagal nang gustong ibigay ni Rizal sa atin? Pero alam mong nasa crisis ang ekonomiya ng China ngayon at maaari niyang gamitin ang Pilipinas para umangat siya ulit at maiwanan na naman tayo sa baba. Bakit? Naninindigan ka ba na hindi kayang bayaran ng Pilipinas ang inutang niya sa China? Naninindigan akong kaya niyang bayaran kung exclusive ang Pilipinas. Di ba? Wala naman talagang pinagkaiba. Ang China, malaki ang pinagkaiba ng sa akin at sa'yo. Malaki talaga ang pinagkaiba. Pero ang sinasabi kong walang pinagkaiba, mag-exclusive ownership ka, matagal ang gugugulin mo. Samantalang kapag humingi tayo, China na mismo ang kusang loob na bibigay ng investment sa atin. Di ba mas magandang mas matagal, pero para sa atin naman. Now the next question is, do you believe that sharing the West Philippine Sea with China is the best solution to the sea dispute? This is the final best question here. No, kasi nga, we have to also agree na wala tayong budget to explore these areas on our own. So, hindi ba smart na solution yun? Na una, para matap natin yung hidden potential ng lugar na ito for natural resources that would economically benefit us. And number two, kumbaga secondary na lang yung political na effect na kumbaga, dahil nagkaroon kayo ng joint exploration, edi magiging friends na kayo, wala na tayong sea dispute. Tandaan po natin mga ka-youth, hindi po bago ito pong territorial dispute natin. Back in the 1990s, pa po, meron na pong ganitong nangyayari. And honestly, I'm still puzzled what's the best way for us to go. This has been going on, yung ating pong diplomatic protest has been going on for many years na po. Ang question dyan is, anong nangyari? So anong patuloy na i-expect natin na nangyari? Ayun ako, kung fast forward sa ngayon, di ba, meron mga conflict na nangyayari ngayon between these two countries. Anong naging epekto ng diplomatic protest natin given na 8 years ago, nanalo nga tayo sa ruling po ng UN Arbitral Court. Pero anong nangyari? Sino mag-i-enforce niyan? Sino ang magbabantay sa mga pagkakamali at sa mga tamang ginagawa. So, very tricky mga kayuti, and I all leave the thinking to you. Definitely no. Dahil gaya po na sinabi ni Gio, kapag po pinayagan natin na ang joint development, paano ni po natin sinuko ang ating soberanya? Joint development else in the world is used to address
territorial dispute. But in those cases, both sides could legally claim. So, as a matter of fact, in the West Philippine Sea, China's claim has been declared by International Tribunal to be invalid. Hence, the fundamental condition for joint development is absent. Alam mo, bibigyan kita ng example ha, ng mga bansang meron ding joint development at may territorial dispute din. 1958, Saudi-Bahrain Agreement. 1969, Abu Dhabi-Qatar Agreement. 1974, French and Spain. French and Spain, Saudi-Sudan, Japan-Korea. At yung most recent, 1989, Australia-Indonesia. Hindi ibig sabihin, talaga ito yung pinopoint ko at kailangan yung maintindihan to. Ayusin natin yung tanong kasi considering nga that joint development and joint explorations are happening, now how do we assure, tama nga, na nangyayari na may exploration ang mga bansa, joint exploration, now how do we assure, this is the question, how do we assure na walang pag-aabusong mangyayari dito sa joint exploration? We can assure na walang magagawang pang-aabuso din dito sa joint exploration. Bibigyan kita ng magandang example, Vietnam and China, the Gulf of Tonkin. Kailangan mong maintindihan na mas malaki yung aalalahanin nating seguridad once na nag-join tayo sa joint development. Bakit? Kasi magkakaroon ng lehitimong rason ng China para magpadala pa ng mas malalaking vessels. Mangalawa dito, at magkakaroon pa ng lehitimong rason ng lehitimong presensya ang China para sa operasyon. Hindi na ginagawa dito. Merong hidden agenda ang China. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Sinala to ng maigi na presidente at ng lahat. Pinag-usapan nila ng maigi. It is constitutional. Paano na lang yung dredging? Yung pangangalakal na ginagawa nila doon. Wala sila. Hindi nila nirespeto yung soberanya natin nung nangalkal sila doon sa mga coral reefs doon. Hindi nga to abang sa pagsuko ng soberanya ng Pilipinas sa China. Na walang consent sa China. Ito na lang isang example sa Vietnam Rice. Nagkakaroon sila ng maritime exploration doon without our consent. Hindi ba yun pag disrespect sa ating ano, sa ating easy? Teka, kanina mo pa sinasabi, kanina ko pa naririnig yung sinasabi mong dredging. Hindi mo ba alam na binasa mo ba yung pinirmahang Memorandum of Understanding na binasa mo talaga? Ano nakasulat doon kung saan block nang gaganapin ang exploration? Kung marerecall mo, saang block? Hindi na mahalaga yun. Saang block kita tinatanong? Saang block? Ibabalik namin sa'yo. O saang block? Mali ka dyan, kapatid. Tinatanong kita, saang block? Bago pa kayo pumunta sa pag-fill in the blanks ng memorandum, maganda naman yung mga punto nyo, pero guys, that is not the point of debate. Gab, napaganda ng mga punto nila, pero I'm sure marami ding masasabi ang ating mga audience schoolmates dito sa RTU. Yan guys, sa pagbabalik ng Schoolmates! Babalik ang schoolmates. Guys, kanina napakinggan nga natin ating mga debaters patungkol sa ating topic kung dapat nga bang maging joint ang development sa West Philippine Sea o exclusive ownership sa Pilipinas. Ang pinupunto ng affirmative side na mas mapapakinabangan ang mga West Philippine Sea kung makikipag-ugnayan o makikipagkasunduan sa China dahil hindi daw natin pakaya financially. Sinasabi naman ng kabilang grupo na kaya natin at kailangan nating panindigan dahil ito talaga ang atin. Para mas painitin natin ang ating talakayan, kanina ko pa narinig na may mga gustong sabihin ang ating mga audience schoolmates dito pa rin sa Rizal Technological University Pasig. Now guys, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtanong o magsabi na inyong opinion. Iikot ako. Magtaas lamang kayo ng inyong mga kamay kung meron kayong gustong sabihin. Mag-umpisa ako dito ha. Sino may tanong sa inyo? Hey ate. Pakilala ka. Tapos kung ano yung gusto mong itanong sa ating mga debater. Ako si Jelay. Ang tanong ko para sa joint development. Para sa inyo, paano kayo nakakasigurado na tutuparin ng China yung pinirmahang papel? Nakakasigurado kami kasi nga 60-40 yung hatian in favor dun sa Philippines. Tsaka nakakasigurado kami tutuparin ng China kasi sinabi mo na nga na pinirmahan nila. So pinirmahan nila, wala silang magagawa kung dito pa rin yung napirmahan nila. Nakakasigurado kaming matutupad ng China ang sinasabi niya. Dahilan China... Paano niya nasisigurado yun? Yung arbitration ruling nga, hindi nga niya... Kaya niyan to pa rin yun. Kaya niyan to pa rin yun. Sa pagdating sa ekonomiya, ang China sensitibo. Okay, actually, na-break ng opposition yung sinabi ng government na sa arbitral ruling nga, hindi nga sila sumusunod. How much more sa isang agreement na ganyan? But anyway, the government could easily say na iba naman kasi no, yung arbitral ruling na kung saan wala naman talagang enforcer niyan. Pwede lang sabihin also na ang entity naman na the other party, no, the other signing party would be a foreign corporation and not the Chinese government.
they have their word dahil takot silang madungisan ang reputasyon nila sa pamamagitan ng ekonomiya. Mahigit 157 billion na ang ininvest ng China sa buong mundo. They can't lose it. Pansinin mo ah, yung arbitration ruling, hindi sila nag-abide doon. So paano mo masisigurado na mag-a-abide sila sa kasunduan sa Pilipinas at China? Dahil ang arbitration ruling, tatanungin kita, meron ba tayong international police? Meron tayong international army para sa implementator? Wala, di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na as of now, we can't use the arbitration against China dahil wala tayong international. Ako naman, I have the authority to stop you muna. Meron pa tayong ibang questions. Sino pang may tanong? Sino bang may tanong? Pakilala ka tapos kung meron kang gustong sabihin na opinion o itanong sa ating mga debaters. Hello po, ako po si Jessa. Itatanong ko lang po doon sa pagpupumilit na exclusive ownership po sa West Philippine Sea. Kung totoo nga ba na kaya ng Pilipinas na gawin yung responsibilidad niya sa West Philippine Sea, bakit hindi nagawang harangan ng Pilipinas ang China sa pagpasok na sa West Philippine Sea? Well, that's the point. Kaya nga tayo naghain ng case sa PCA or International Tribunal noong 2016. Dahil nga wala tayong kakayahan o kapasidad na i-implement yung ruling nila. And also, the government shall develop a comprehensive long-term program for international legal actions relating to the issues while taking up into consideration the need to create favorable political, diplomatic, and security conditions for conflict resolutions. At kaya nga, gaya nga nung sinabi niya, papatibayin ko lang doon, makikita dito na ang kakampi natin na yan UNCLOS at ang desisyon ng tribunal ng court. Teka, so kung makikita mo, teka. Alam naman natin, gaya nga ng tanong niya kanina, wala tayong international police. Pero yun ba yung point para ganunin na lang tayo ng China? Hindi porkit wala tayong nagbabantay doon, aangkinin na nila yun. Teka. At kung babalikan natin ang history, atin yun. Ikaw na rin na may sabi, di ba? Yung UNCLOS, kaya natin gamitin. At sabi ng kagrupo mo, wala tayong kakayahang i-implement yung UNCLOS. So, wala sa joint development ang problema, kundi nasa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Dahil kung kaya talaga natin na ipagtanggol ang sarili natin gamit ang ating arbitral case, bakit hindi natin nagawang palayasin ng China, pero hindi China, pa rin dahilan yun para pumasok sa joint development. Meron pa daw isang magtatanong, putulin ko kayo ulit ha. Ayun, pakilala ka ulit, tapos pakilala ka tapos kung ano yung gusto mong itanong or sabihin sa kanila. I'm Kiel. Ang tanong ko lang, paano makikinabang ang Pilipinas sa joint exploration? Makikinabang ang Pilipinas dahil nga joint exploration, di ba? Mapapakinabangan natin ang SC7. Meron yang 7.7 barrels na oils. Kapag na-explore natin yan, hindi na tayo aangkat ba sa ibang bansa at masusustentuhan nyo na yung pangangailangan natin sa oil and energy. Salamat sa mga nagtanong. Malalaman at sila din, sabi ko sa inyo, papainitin ang ating talakayan. Mamaya, kung gusto nyo pa magsalita, meron pa kayong pagkakataon dahil sa ating pagbabalik, closing. Isasara natin closing ang inyong mga argumento. Dito lamang yan sa Schoolmates! Schoolmates, naging maganda ang talakayan natin ngayon gabi, kaya naman congratulations sa ating mga debaters. Palakpakan naman natin, guys. Ngayon naman, guys, bibigyan natin ng pagkakataon ng bawat grupo na isara ang kanilang mga argumento. Sisimulan natin yan kay Charity. The joint exploration between Philippines and China is very beneficial. Tignan na lang natin kung maglalayag ang mga Pilipino dyan sa WPS nang walang naglalayag sila diyan na sila lang haharangin at haharangin tayo ng China. Bakit hindi na lang tayo makipagkasundo? Huwag na nating hintayin pa ang isang daang taon dahil mauubos na ang oil natin at energy. Pakinabangan na lang natin at makipag-kooperasyon tayo sa China dahil yun lamang ang magagawa natin. Okay, maraming salamat, Charity. Now, take it away, Aaron. This is going to be an unequal joint development, putting the Philippines into a terrible disadvantage. Huwag tayong magbulag-bulagan. Malinaw na hindi sang-ayon sa International Tribunal at sa ating saligang batas ang joint development. At wala tayong kasiguraduhan sa magiging takbo ng negosasyon kung magiging patas ba o pabor sa atin ang kasunduang ito. Sa huli, nararapat lamang na mapirmahan ng Kongreso at masiguro na ito'y legal at naayon sa ating saligang batas at hindi maisasantabi ang ating soberanya. Dahil bawat
pulgada na pasok sa ating teritoryo ay pagmamayari ng bawat Pilipino. Kaya lahat tayo ay may responsibilidad sa isyong ito. Marami tayong natutunan, Gab, and I'm sure ang ating mga audience schoolmates dito marami ding natutunan. Kaya naman kasama ko dito ang isa sa ating mga audience. Ikaw sa nangyaring agos na ating debate, ano yung naging malinaw sa'yo at ano yung pinaka naintindihan mo? Ako po si Don, and with this debate, I have learned a lot with our constitutional laws. But I'm siding with this one na pinaglalaban nila na Philippines is not a virgin country anymore. Ang dami ng mga lahi na nagsidaan sa paglipas ng panahon. Gaano pa katagal ang... Wait a minute. Bakit kang paggamit din na to virgin country? Ito naman sadyante ito. Bakit yun yung phrasing niya? But anyway, sige, tingnan natin. Pagsiping sa ilalim ng ibang, ng bandila ng ibang bansa. And I'm standing sa kanilang side na opposition. We should act independently from other country. All right, maraming salamat, Don. Okay, first of all, that view really doesn't matter. Hindi naman yun ang issue eh. Ang issue nga po is whether or not we can enjoy the exclusive ownership, quote-unquote, without being into a joint development agreement. Pero tingnan natin ang closing statements dito. At dahil dyan, guys, palakpakan naman natin ang ating mga debaters. I am best speaker. Sa napakagandang debate. At dahil dyan, Sky, meron tayong napiling... Best speaker, no? Best speaker! Si Lord. Yun, guys, so sino sa tingin nyo yung makakuha ng best speaker mula sa government ating second debaters? Speaker. Sino, guys? Government second speaker. Dahil pare-parehas na magagaling. Sino yep. ba? Sigaw! Leo! Okay. For the opposition, I would have to say yung babae, no, yung second speaker ng opposition. Sa government naman, si Lord, yung third speaker yata for the government naman. Kaya Gab, sino nga ba ang nanalo nating best speaker? Ang ating best speaker ay nakakuha ng 87.9%. 87.9%. Dahil sa kanyang ipinamalas na galing at husay sa pakipag-debate at mga argumento at rebuttals na nagpabilib talaga sa atin, ang ating best speaker ay si... Drumroll! Aldrin Lord Nicdao! Congratulations! Congratulations, Lord. Ito yung certificate. Congratulations to all of our debaters. Pare-parehas, lahat kayong magagaling. It was a fun debate. Yep. Samantala, sa mga schoolmates naman natin na nanonood sa bahay at sa ating mga netizens, maaari rin kayong bumoto kung saang team kayo papanig. Tumungo lamang sa aming social media sites at schoolmates and at PTVPH. Alright, Gab, now, pakinggan naman natin. Ano nga ba ang iyong natutunan sa nangyaring debate? So sa nangyaring debate, para sa kaalaman ng lahat, nitong November 20 to 21, bumisita sa ating bansa ang presidente ng China na si President Xi Jinping. At ang highlight nga ng state visit na ito ay ang pagpirma ng 29 economic agreements between the Philippine government and the Republic of China. 29 are economic-related, 8 are cooperation undertaking, and 4 are commercial contracts and investment loans. Now, the perusal of these agreements revealed that there are premises that set back the symbolic and tangible gains that our country had in our claim over West Philippine Sea. And unfortunately, guys, it failed to mention the 2016 decision of the International Arbitration Tribunal that awarded the West Philippine Sea to the Philippines, and that 29 documents failed to mention that decision, which gave us the legal fortification legally in the eyes of the international community. Now, Sky, hindi tayo pwede magsalita ng tapos kasi wala pa pong full disclosure ng 29 documents and agreements na yon. And as a youth leader and as host of this program, we demand for transparency and accountability. We demand for the legislative branch of our government to exercise its power to check and balance mm-hmm. in relation with the executive branch. Overall, Sky, as long as it is beneficial for our countrymen, as long as it is for the best interest of the Filipino people, then that we will battle for. Alright, that was good, Gab. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses. Okay, so mga kayuti, dyan po nagtatapos ang napakainit. I like it. Isa po ito sa mga schoolmates debate na honestly, because of its technicality, medyo mahirap talaga. Ano? Hindi naman tayo mga legal experts dito. Hindi rin tayo mga international law or geopolitical experts. Kaya po, these are students, but I have to appreciate yung kanila pong research na ginawa, yung kanilang effort in trying to, you know, put this into light. But syempre kasi in this kind of debate, the reality mga kayuti is, you know, in an actual tournament, what we actually do is meron po kaming tinatawag na V2
po ng mga motion. Yung mga motion po yung topic na pinagdedebatehan. And usually tatlo yan, merong ano yan eh, heads or tails na pag-flip ng coin. So yung dalawang side, ano po pipili sila, heads or tails, at kung kanina yung side na lalabas as they call it, pwede siyang mag-veto out of the three. For example, there are three motions, ano? So sabihin ng nag-call in ng heads, for example, at heads yung lumabas, i-veto namin yung first topic, so nawawala, dalawa na lang. I-veto namin yung second topic, so yung natira po, yun po yung pagdedebatehan. Yun po ang ginagawa namin sa actual tournament. Yan, para po may idea po kayo sa procedure po ng pag-veto po ng mga motion or ng mga topics. So, the reality there is, kung mapunta ka doon nga sa side na ayaw mo, you have no choice but to defend it. Kaya sabi ko nga eh, yung sa government side or yung sa affirmative side, hindi po madali yung kanilang side. Sa totoo lamang po, given na our current situation, you know, and also even during that time in 2019, na mainit na talaga yung issue natin laban sa China. Pero I have to say, nas naging consistent sila sa kanilang stand. Syempre may mga assumption din, kasi nga sa spur of the moment ng mga argumentation. Pero I have to agree na si Lord nga yung best speaker sa government. And then for the opposition, I have to say yung babae yung second speaker din. Ano? I think yung weakest link so far is yung third speaker from the opposition. Dahil mas marami sa kanyang assumption, marami sa kanyang mga sagot mula lang sa kanyang sarili. But anyway mga kayuti, hindi ko na po kayang i-mention po lahat po ng aking insights and input kanina. Dahil po, syempre pinanood ko to from start to finish, kaya sana po ay sinamahan niyo po ako. Please comment below, ano po mas sabi niyo sa debate na to? I liked it, although it's quite technical. And like what I mentioned, I'll be putting po sa playlist po natin yung ating West Philippine Sea debate pa. Kasi meron din po tayo from ANC naman na debate reaction na nagawa na nga po natin the last time. And if you like these kinds of contents mga kayuti, you know what to do. Please click subscribe para po sa mga viewers po na baguhan pala, mga visitors natin. You can also watch this video here and ang ating West Philippine Sea debate nandito po sa playlist na yan. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!